So kung ang faith mo, ang endurance mo lumalago kapag may pagsubok ang pinagdadaanan, next verse, let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. I want to call this message Pain and Purpose. We are going to talk about pain and purpose. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi na mukhang nasaktan, lahat ng sakit na naranasan mo, may purpose ang Panginoon. Tignan niyo nga po yung katabi niyong mukhang duguan at sabihin mo sa kanya, lahat ng pinagdaanan mo, may rason ang ating Panginoon. The moment that you give your life to the Lord, nagiging target ka ng kaaway. Let me repeat. The moment na mag-desisyon kang sumunod sa Panginoon, ikaw ay nagiging target ng kaaway. Kaya mapapansin nyo, nung nag-decide kang sumunod kay Lord, parang lumalabas na parang mas naging mahirap yung journey mo para mapalapit sa Panginoon. Kasi nung hindi ka pa nagkukumit ng yung sarili, parang walang resistance, parang walang kumukontra sa iyo. But the moment na sinabi mo, from this day forward, ibibigay ko ang buhay ko sa ating Panginoon, napansin niyo ho ba na parang pahirap ng pahirap kasi nagiging target ka ng kaaway. Kaya nga sabi rin ng scripture, do not surprise when you encounter trouble. In essence, ang sinasabi, pag walang trouble sa buhay mo, mas dun ka masurpresa. Kasi pag walang resistance, ibig sabihin, kakampi mo yung diablo. Amen. Kasi kung the moment na ikaw ay nagbibigay at nag-aalay ng buhay mo sa Panginoon, mag-expect ka talaga na may mga trouble na darating sa iyong buhay. Totoo ba mga kapatid? The last a few weeks ago when I preached also in this pulpit mga kapatid, I have reminded you that following Jesus includes blessing. Following Jesus includes miracle. Following Jesus includes breakthrough. But following Jesus also includes pain and suffering. Pag sumunod ka kay Kristo, hindi tayo na-exempt sa mga sakit at mga suffering na ating pinagdadaanan. Kung kaya't patuloy din tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon na kahit masakit, kahit mahirap, you have to keep moving forward, you have to keep serving the Lord, you have to keep on praying, you have to keep on moving. Bakit? Kasi merong magandang destiny na ibinigay at inihanda ang Panginoon sa atin. Magpapatuloy, padayon kahit na hindi madali ang buhay. We will continue and never surrender in spite of the loss, in spite of the criticism, in spite of the challenges and troubles that we face, hindi tayo susuko. We have to display an overcomer attitude katulad ni David na kahit may Goliath sa ating harapan, hindi tayo nagpapatinag. Kasi alam natin na sa kabila ng matinding pagsubok na aking pinagdadaanan, yung pangako ng Diyos ay aking mararanasan. Napansin niyo ba mga kapatid na especially nung naging Kristiyano ka, nagdo-double time si Satan para i-discourage ka? At ikaw naman nagpa-discourage ka. Ikaw naman sumuko ka na. At sinabi mo, hihinto na ako, hindi na ako magpapatuloy kasi ano pang sense, what's the point of serving the Lord kung hindi naman pala magiging madali at easy ang aking buhay? At gagawin ni Satan ang lahat, I always say this to you, kung hindi ka niya masusuntok at mapapatulog sa isang suntok, gagawin ni Satan ang lahat para pagurin ka, para ikaw na mismo ang sumuko. Ikaw na mismo ang magdesisyon na huminto at sumuko sa iyong buhay. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit parang desperadong-desperado si Satan na pabagsakin ka at i-discourage ka? Alam mo, the more na nagiging desperado si Satan na i-discourage ka, mas lalo kang magtaka. Bakit? Ano kaya ang nakikita ni Satan sa future mo na pinipigilan kanyang magpatuloy? Kasi minsan hindi natin makita yung future, hindi natin makita yung magandang kinabukasan, we don't see the light in the other side of the tunnel, kaya minsan madali sa ating sumuko. Pero maaaring may nakikita si Satanas sa future natin, may nakikita siyang potensyal na meron sa buhay mo at may nakikita siyang potensyal sa puso mo na sinasabi ni Satan, kailangan pigilan natin tong si Ruben kasi pag hindi ito huminto, magagamit na ng Panginoon to advance God's kingdom. Kaya huwag kang magtataka kung may mga pagsubok na darating sa buhay mo at i-discourage ka ni Satanas kasi meron marahil siyang nakikita na hindi mo nakikita. Even our Lord Jesus Christ have endured sufferings and pain. Do you remember in Luke chapter 22 kung saan ang ating Panginoong Jesus ay nasa Garden of Gethsemane before He was arrested? Nasabi ng scripture, nung si Jesus ay nananalangin sa atin,
Ang sabi niya sa Ama, Father, if it is your will, take this cup, take this sorrow away from me. Kumbaga, just by the thought of the sufferings that Jesus is about to go through, Jesus knows He will be humiliated. Alam ni Jesus, duduraan siya. Alam ni Jesus, bubugbugin siya. At yung thought pa lang ng pagdadaanan niya, sabi niya, Lord, the Father, please take this cup away from me. Take this sorrow away from me. But nevertheless, ang sabi niya, not my will, but yours be done. Sumuko po ba ang ating Panginoong Jesus? No. Kahit alam niyang aarestuin siya, kahit alam niyang ipapahiya siya, kahit alam niyang papatayin siya, ang sabi niya, Lord, hindi kalooban ko, hindi convenience ko, Ama, kundi yung kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Bakit mga kapatid, kapag mas matindi ang purpose mo, mas matindi ang pagdadaanan mo. Let me repeat para sa mga hindi narinig, kapag matindi ang purpose mo, matindi ang pagdadaanan mo. Kapag maganda ang destiny na inilagay ng Lord sa buhay mo, mag-expect ka na matindi rin ang pagdadaanan mo. Alam niyo, hindi aksidente na si Jesus Christ, nung before siya inaresto, ay nasa Garden of Gethsemane. Everybody say Gethsemane. Ang daming garden, pero ba sa Gethsemane? Because Gethsemane means oil press. Everybody say oil press. Sa Gethsemane kasi doon tumutubo yung maraming olive tree na nagpo-produce ng olive fruit, na nagpo-produce ng olive oil. Amen? So, sa dami-dami ng garden, sa Gethsemane talaga, ang ibig sabihin ay olive press. Kasi maraming olives na nagbibigay ng maraming olive fruit na kapag piniga mo, magpo-produce ng olive oil. Ibig sabihin, yung oil lumalabas lang kapag piniga. So kapag may crushing, dun nakikita yung benefits. And Jesus, in essence, was in the spiritual realm, was in essence being crushed. Kaya sabi niya, Lord, take this cup away from me. In the Garden of Gethsemane, I believe to remind all of you that if you want the benefit, sometimes you have to be crushed. Mapipiga ka talaga. Naalala niyo si Apostle Paul, no, minsan sinabi niya, we are being pressed, oil pressed, we are being pressed on every side. Narampo ang realidad ng buhay, mga kapatid, hindi mo maikakalendaryo ang problema. Minsan bigla kang dadalawin niya ng walang sabi-sabi. At minsan kung kailan ka problemado, dun sila nagsasabay-sabay. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, hallelujah. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, sabi niya, Lord, sabi niya sa mga Corinthians, we are being pressed on every side. Ibig sabihin, kahit saan ako tumingin, may pressure. Pero kapag may pressure, may effect yan. Kapag may crushing, dun lumalabas yung anointing. Kailangan minsan i-crush, kailangan minsan i-press para makita yung benefit. In fact, yung musical instrument tumutunog pag prines. Yung ilaw bumubukas kapag prines. Kapag may pressure, may effect. Hallelujah. Hindi kaya hindi effective ang buhay mo kasi iniiwasan mo yung pressure? Kasi kung may choice naman, ba't kailangan ko pagdaanan? Ayoko na, ayoko niyan, pastor. Ang hirap kayong masaktan. Iiyak ka, wala kang luha. Sisigaw ka, wala kang boses. Pag tinatanong ka, kamusta ka na, okay naman ako. I'm strong. Pero kung gusto mo ng effect, minsan talaga may pressure. Kung gusto mo ng tunog, kailangan i-press. Minsan may pressure. Para lumabas yung anointing, kailangan may crushing. So ibig sabihin, every time you're being crushed, deliverance is flowing. Every time you're being crushed, something happens in your life. Kaya imbis na iwasan siya, ang tinuturo ng Panginoon sa atin sa simbahang ito, imbis na ipanalangin natin, Lord, iiwas mo lahat ng pagsubok, sabihin mo na lang, Lord, kung dadaan yung pagsubok, palakasin mo na lang ako. Bakit? Hindi aksidente na inaatake ka ni Satanas. Intentional siyang ikaw talaga atakihin. Hindi niya inaatake yung kakampi niya. So Satan is not attacking you by surprise. He is literally and intentionally coming against you and putting pressures on your life. Na minsan ikaw, sabi mo, Lord, ayoko ng pressure sa buhay.
But sometimes, in order for you to grow, kailangan talaga may pressure. Nga lang, minsan talaga sabay-sabay. May pressure sa bahay, may pressure sa trabaho. Yun bang? Because Satan is intentionally coming against you and putting pressure on your life. Why? Because Satan wants to crush you. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, we thank the Lord for we are being pressed but not crushed. Piniga tayo pero hindi tayo nadurog. Bumagsak tayo pero hindi tayo nawasak. Lumubog tayo pero hindi tayo nalunod. Yan ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin. Kaya paulit-ulit sinasabi ng Lord sa atin, magpakatatag kayo. Kasi there will be shakings in your life. There will be challenges in your life. Pero katulad ng pinangako ng Lord sa Psalms, the righteous shall flourish. Ang mga matutuwid, mag-flourish sila like a palm tree. Mag-harvest sila sa gitna ng tagutom. May exemption. Ang mga anak ng Panginoon, hindi tayo exempted sa problema. Pero may special favor ang Panginoon sa atin sa gitna ng mga pagsubok ng ating buhay. Amen. Parang pag nag-amen yung katabi mo, parang wala siyang problema, no? Amen?